Alright guys, hello. This is my last vlog, last drive dito sa ating Toyota Yaris, si Potpot. Mamamaalam na siya mga kapatid. Meron na siyang magiging bagong may-ari. So ito yung may meetup ko na. Tapos that's it. For 6 years this Toyota Yaris never failed me mga kapatid. So it is with heavy heart na iiwanan na natin siya sa iba. Okay, so standby na lang kayo sa susunod nating chikot. Update ko kayo mga chong. Ito na tayo. Pinuha na siya ng kanyang bagong may-ari. Bye bye. Tangina, wala kaya ang gago. Maka-aksidente mo, bago. Okay, bye bye po. Ada, 2328 yan. Tanda ko yan. Panalo ba? Panalo? Di cellphone mo na sa akin. Panalo ba yan, sir? Panalo? Panalo ba yan? Ay, wala mga tol! The passenger. Para sa passenger seat. Binili natin to actually para sa mga pasahero. May ilo dito. Ayun. Tatlong ano ko. Tatlong kagaya ko. Tulak mo. Ayan. Ano? Ako na? Tawag mo na. Ayun lang. Ito naman. Hindi, tulak mo. Comfortable ba dyan, sir? Nice naman. Okay naman. Kasi siguro tatlong bata. Pero mukhang malakas pa ba legroom nyo, sir? Oo, yun o.
goods na goods. Mamaya re-reviewin natin ito ng mas detalyado. Ito muna yung mga first impressions natin. Sarap ng i-road trip to, boy! Tutuwa si tayo dito. Paano nga i-ano ito? Nare-recline ito. Ito may ano. Car charger. Ibili ako mamaya ng car charger. Para sa mga adik sa ano. Gadgets. Ay, sige. Hindi naman tayo dito maglalagay sa likod. Third row, ito naman yung space sa second row, malaki pa rin. So, first thing first, Gino, so, remove natin. Meron tayong button dito na may icon na nakalock. So, lock yun, then unlock. At the same time, may naka-KOS na ito. Ito, keyless operation system na siya. So, 50 cm, mas kinasabol sa mo lang yung key. Wala ko kang nakikinitin mo lang ito. Pag nag-close yung side mirror niya, nakalock siya. Then kapag pinindot mo, unlock na siya. Then buksan mo lang. Then after that, upa, start mo yung button. So hindi na kailangan ng key, kaya key niya sa operation system. Kapag smart on na siya. Sige, hindi ko makin na manage. Okay, so first, kailangan natin i-start yung makina by pushing the brake. Make sure na naka-park and naka-handbrake tayo. And then push mo lang kung kasi mag-release lang. Ayan. So, mag-restart yung engine niya. So, if ever hindi mo siya inaapakan yung brake, na-push mo to, electricity lang siya. Baga, pang ano lang siya, fan, mga ganon. Pang radio. Kanyari, ayaw mo siyang pa-under yung engine, mag-radio ka lang. Habang nililinis yung sasakyan, pindutin mo lang yung button. Push that engine. Tapos, hindi mo apakan yung brake, para yung electrical lang yung gagawin. Adjustment sa side mirror na pagano right. Ayan, gumagano siya. Automatic magpo-fold niya yung side mirror niya. So, hindi mo na kailangan patayin yung makina or lumabas para i-tick up yung side mirror. Pindutin mo lang. So, after makalusot ka na, pindutin mo lang, bubukas na ulit siya. Okay. Then, yung adjustment natin, kagandahan din sa expander, bagay ito kay Grace kasi telescopic na siya. So, nahihila na siya. Diba usually yung mga Vios up and down lang ito, telescopic siya. So, lock mo siya. Pag ilulus mo siya, pag i-adjust mo na rin. Then, may height adjustment seat tayo dito. May taas. Tapos, pwede mo rin ibaba. Si GNX Plus, walang ganito dito. Ito, meron. GNS. Meron kaganda sa kanya. Tsaka, naka 3-spoke leather wrap na tayo na steering wheel. Tapos, may chrome accent tayo. Sa GNX Plus, kasi plastic lang siya. Pero, meron din naman siyang audio control system. Tsaka cruise control. So, yung cruise control natin, G, ginagamit natin ito to avoid overspeeding. Masiset lang natin siya kapag 40 km na yung takbo ng sasakyan or above. So, pag below 39 pababa, hindi mo siya masiset. So, ideally, ginagamit lang to kapag nasa expressway tayo, G. Hindi natin siya magagamit kung sa mga city driving lang. So, kunyari, naset mo siya ng 40 km, up mo lang to. Pag gusto mong bilisan, 41.5, 43, 44. Ganun din, pag gusto mong babaan, kunyari, naisip mo siya 110, tapos 100 km lang yung speed limit, pwede mo siyang babaan. So, mas hindi ka na nakaapak sa gas, umahal ang resistance na natin. Kapag ginabakan mo yung brake, mag-disengage na siya. So, kailangan mo na lang siyang iset ulit. Okay, so, cancel mo lang. Then, meron din tayo ito, DG. So, ito, park light, headlight, then, fog lights. May reverse fog lens tayo dyan. Ginagamit natin yan kapag hazy weather, pag maulan. I know, na-experience mo na rin sa expressway. Sobrang lakas, wala kang makita. So, ang purpose niyan, para kita ka nung nasa likod mo. Para aware silang may sasakyan. Usually kasi yung mga normal na light lang ng rear tail lights, usually mahina sila. Pero yung rear fog lights, napakalakas niyan. So, huwag mo na lang siyang gamitin kapag normal weather lang, may indicator naman dyan kasi baka magalit yung nasa likod mo kasi nakakasilaw talaga. Tama. So pag ipapatayin mo lang, ibabalik mo lang siya. Pagka yung pa-under yung fog lights, balik mo lang.
Then automatic na to, may daytime running light tayo, color white. Tapos, ito yung gusto mo dito, yung ano, overdrive. So, yan, pipindot mo lang siya. So, yan yung pinindot ko, no? Nakalagay sa kanya, OD off, pero naka-on yan. It's a reminder lang na, it's a reminder lang na i-off mo siya kapag hindi mo na siya ginagamit. Kasi kapag nakababad yan, nakalimutan patayin, masisira yung makina natin. Kasi, tataas yung ano niya, RPM niya. Marami so, dapat tapos siya lagi, no? Dapat wala siyang ano, indicator na lalabasin. Gagamitin mo lang yan, syempre, pag magdadrive ka. Tapos yung 2 natin, kapag mga uphill yung daan, kailangan natin ng extra power. Parang manual, segunda, tapos yung lower L, lower gear, parang primera. So kapag mag-shift ka, G, may mararamdaman ka ditong button, kailangan mo rin pindutin ito sabay. Brake, tapos tsaka ano. Sige, try mo i-reverse para matesting natin yung ano, reverse camera. Yan. So may lalabas din ditong R, at the same time dyan. So minsan, pag nag-ano ka, minsan parang... Dito mo rin makikita, minsan kasi yung iba, kala nila naka-D sila, ayun pala naka-2. So pag just want to make sure, ito. Dapat titignan mo dito. Basta talaga nakatapat yung lever ng... Nakonnect mo na ba yung sa Bluetooth mo? Hindi po eh. Di ba? Anyway, connect mo na, may ano naman tayo dito manual. Basta ayaw mo na lang rin. Then yung hazard natin. Yan naman. Meron na tayong talaga yung mga points or something, tapos meron na tayong USB charging point dito, tapos dito meron din. Dito meron din, ano? Meron. Tsaka sa third row meron din. Then at the same time, may surak tayo dito para I place pag nagpapalit siya ng mga atang. Ayan. Then may tatago mo ang ano. Kasi yun yung glove box natin, yun doon yung owner's manual. So sa second row naman tayo, ito. Lipat ko lang ang RG, ah. Pag isi-fold mo siya, ganun lang. Ito lang. Ngayon lang sa jeep. Check-lock mo lang ito sa baba. Golden tambo lang siya. So yan, parang hirap siyang ano, di ba? Parang ma-fold mo siya ng gano'n, kailangan nakasagad mo na siya doon dito. Nakaganyan siya. Kasi pag nakaganyan lang, may hirap siyang i-fold ko pa gano'n. So kailangan isagad mo muna ng gano'n. I-fold yan tambo. Yan, para maluwag yung daan sa nanda. So pag hindi siya nakasagad, parang ang hirap. So, napakaluwag ng space niya. Kasi sa aircon natin, we have 4 levels. So, ayan, 3-4. Pababa. Gusto mo lang siya i-full flat. Huwag mo siyang i-todong, ano, fold ng tambo. Gusto mo lang siya. Kasi ito, yan, ganyan. Parang pag may mga ilalagay ka, kasi yung mountain bike mo dito, sa pinal mo na lang. Pag babiyahe ka, gusto mo, no, bali, mong ganyan. Kayang-kaya. Mugs.
So isa gas natin dito. Yan. Yun. Ganyan ito isa. Sa hood. Paano pala yun? Pag lumabas ako, dala ko to. Tapos nakabukas yung engine. Ano siya? Tutunog. Tututut. Parang... Pero hindi siya mamamatay. Ayan. Parang ganyan. Lumaday ko siya. Hindi siya mamamatay. Pag lumay yung pa, tutunog siya natin ito. Pero hindi naman naglalak yan eh. Pag yung susi nato. Ito naman naka-level na lang lahat to. Ito maliit lang yung battery natin. Pero ay yung pinaka... Parang number one na battery sa Indonesia rin. So, 1-year warranty naman sa Jeep, so you don't need to worry. Then, ito yung natin, ABS natin. Kung makina natin, 1.5 Mavic engine. So, very fuel efficient siya. Kasi, ang meaning ng Mavic, Mitsubishi, Vertical Timing Electronic Control System. So, basically, yung sa makina niya, kaya very fuel efficient siya. Si Mavic kasi Jeep. Kunyari, for example lang, no? May bulb siya, 16 bulbs, yung ano, example. Kapag yung certain, may certain speed ka lang, kunyari 40, 60, hindi lahat ng bulbs bumubuka. So, fuel efficient siya. Not like yung mga dating makina, maski takbo mo lang 40, 60, lahat ng bulbs bumubuka, kaya nakasumulog ng gasolina. So, ito ay magandaan sa technology ng Mavic natin. Tapos, meron din itong electronic brake force distribution. Kunyari, yung din yung sasakyan mo, marami kayo. Yung pa bago kapakain doon, yung talaga pag nag-stop ka, konti lang yung gusto. Ayun ang maganda sa akin. Basta nga kung access na tayo. Coding natin din, pag nag-bumalik, okay. Pero temporary lang naman. LPOP, papakainis mo na lang. Usually, pag lumabas naman yung RCR, lalabas na doon yung ano eh, yung LPO plate natin. Pwede naman kayo magpagawa ng temporary doon, nakagayon sa LPOP. Kung gusto nyo lang. Picture tayo! Picture muna tayo! Manali muna yung makina!